Ito yung mga customer natin na bumisita sa ating shop. Yan. Sisayin mo natin, ha. Ito si sir. Ayan. First, kakarating lang, eh. Ito si sir, sir, saan mo kami napanood? Sa YouTube. Sa YouTube? Sa Facebook. Oo. Anong napanood mong video? Yung Dennis Gilid, saka yung ano. Yung isa, meron pa nakita yung Anday. Yung kill switch. So alam mo na yung basic ng maintenance. Oh. Taga saan kayo? Taga Pasay lang. Ah, malapit lang. Shoutout mo ka grupo nyo. Shoutout ko MBC. MBC. So anong ano, frontliner ba kayo? GrabFood. GrabFood. Okay. Thank you sir, thank you. Ito naman si sir. Ito okay. Balik-balik ha. Pupunta hindi nagawa-gawa mo to niya kasi may ginagawa kami. Ang daming so, tao kahapon eh. Taga saan kayo sir? Pasig. Ay, ano mo na? Kainta. Kainta. Oo. Oh, GrabFood din si sir. Marayo pa rin ito. Ano na po mga video sir sa amin? Yung Dennis Panggilid, tapos yung sa ano, palit ng mga filter. Palit ng filter. Fuel filter. So alam nyo na yung basic maintenance. Oo. Oh. So alam nyo na yun. Shout out. Ay, doon lang ako nanonood pag may gusto akong ano eh. May gusto akong gawin. Halimbawa, babalikan ko kung ano-ano rin. Nagaroon pala. Shout out po. Ay, shout out sa mga kagrab dyan. Nakakagrab. Thank you, sir. Thank you. So, ito si sir. Taga saan ba kayo, sir? Project 8. Ayun. Quezon City. Layo, no? Ano ba kayo pumunta? Umalis ako doon mga 6 a.m. Tapos dumating ako dito mga 7:30. Oh. So napaaga si sir nang punta dito. So ano mga napanood mong video sir sa amin? Tungkol doon sa paggawa na maayos, magaling. Tsaka totoong mekaniko, hindi parang bara-bara. Yun lang masasabi ko. So alam nyo na yung basic maintenance. Hindi pa masyado, dito pala. Tapusin nyo yung mga video, sir, para may idea kayo. Shoutout, sir! Shoutout na lang sa lahat ng frontliner. Yun na lang. Tsaka taga Project 8. Thank you, sir. Thank you. Yung mga customer na napagawa dito. At salamat po sa tiwala nyo. And again, salamat sa mga panonood nyo sa ating video. Mag-aatid pa tayo ng mga konting idea, konting information. And again, meron kayong choice na magpagawa sa iba, may choice kayong paggawa sa amin. Hindi namin kayo pinipilit na magpagawa sa amin. Wala tong pilitin mga boss ha, wala tong pilitan. So kung may mekaniko na kayo, paggawa kayo sa kanila. Kung meron na kayo listing na shop na pinapagawan, paggawa kayo sa kanila. So ito siya mga boss, ayan, kung napapansin nyo. Ayan, so gumagalaw siya diba? So may problema dito mga boss, yung gear. So bibigyan ko lang po kayo ng konting idea kung bakit nasisira itong bearing. Dalawa kasi ito mga boss ang possible nasira na bearing. Either itong 6022 or 6204. Bibigyan ko kayo ng dahilan kung bakit nasisira ito. Kung bakit nasisira, anong dahilan, at ano bang dapat mong gawin? At ano yung pakiramdam pag sira na yung gearing dito sa yung pagsira na yung bearing dito sa gear. Interview natin si Pops. Pops, anong nararamdaman mo doon sa ano, yung gearing? Parang medyo magaralgal yung pag yung pag-ikot niya, parang ramdam mo yung ano, yung parang may drag. Mga barag, basag. Parang ganun. Hindi siya smooth. Hindi siya smooth. Hindi kagaya nung dati na mag-otoy naman. Hindi naman siya sumasayaw. Hindi. Garalgal lang. Garalgal na yung maramdam mo yung parang pagbulong ng bearing, yung bulitas ng bearing. Tapos yung sa belt ko, parang bago naman belt ko, pero pagkarangkada mo. Parang bibitik. Bibitik. Lagi ba mabigat karga mo? Hindi, minsan lang. Minsan lang. Talagang, pero talagang, lagi kang hatawan. Oo. Yung tipong mag stoplight, bira. Yan si Pop. So yun mga boss, yun po yung sinabi ng customer natin. So normally bumibigay yan mga boss yung mga bearing sa gear. Kadalasan niya bibigay sa, halimbawa,
bigla mong binira. Yung ano, laging hataw, laging bigay na bigay. Yung halimbawa, siyempre alam naman natin yun eh, pag maluwag ang daan talaga, alam mo naman natin kamote talaga tayo. Huwag na magmalinis po ang lahat sa atin. So pag malinis talaga ang daan, talagang nangangamote tayo mga boss. Lalo na kung deliver, nagmamadali. So nasisira yung airing mga boss kadalasan, yun yung mga batak na mga motor. So ayan na mga boss, biyak. Biyak yung sa transmission. Check natin kung anong bearing yung sira. Yun. Tingin ko yun talaga. Okay pa to, Bob? Okay pala yung mga bearing. Ito lang. Yung bearing nito na 6022. Sa mga magtatanong anong size nitong bearing? 6022. Koyo po yung gagamitin nyo. So sinubukan namin to, okay pa yung bearing. Tapos yung bearing na to okay pa din. So ito lang, duda ako dito kasi tingnan ko kung may sayaw, parang may sayaw nga oh. Ayun oh. So ito na lang babaklasin namin, 6204. Titingnan natin mo ang eto nga yata may problema, hindi itong mga to. Kasi garalgal yung naririnig eh. Hindi naman sumasayaw, di ba? Hindi, walang sayaw. Kasi pag, eto nga pala, ipapaliwanag ko. Pag eto yung sira, eto, at saka eto, ang mararamdaman nyo sayaw. Sasayaw yung gulong sa likod. Ang ano, gumigewang. Yun yung mararamdaman pag eto yung sira. Pag eto naman, ganun din. Gewang din. Etong dalawang to, ang mararamdaman mo naman, yan, dalawang yan, sige. Ang mararamdaman naman yan, garalgal, parang may nadudurog. So, kukonfirm natin kung ito talaga yung sira ng bearing. So, confirm mga boss, ito yung bearing na sira, tingnan nyo. Basta sumasayaw siya malabos. So, maganda, pag naramdaman nyo na yung konting garalgal sa panggilid, normally mga boss, yung garalgal naman na sinasabi ko na pag nag-arangkada, pag may arangkada garalgal, ito naman yun. Pero pag yung habang tumatakbo ka ng mabilis na mabilis, garalgal, ito naman yun. Ang size nito mga boss, 6204. Kung mapapansin nyo pag bumili ka sa Honda, ang makuha nyong tatak nito, Koyo. Yung laman ng Honda, Koyo. So Koyo na lang din po ang bilhin nyo mga boss. Koyo yung tatak ng bearing. Tapos may bago na si Pops. Sana. Eto mga boss, hindi na to kailangan i-machine shop. Ang advantage ng bearing na to, hindi na to kailangan i-machine shop. Kahit pukpuk lang. Pupukpukin na natin siya ng daan-daan. O yun o, kahit enor. So yan ah. Konti na lang, konting pukpuk na lang to, papasok mo siya. So eto na mga boss. Ito yung luma niya. Dahil bumili naman siya ng bago nito at saka bearing. Tinanggal ko na lang yung circlip. Ito. Tapos babalik na namin siya. Siba. Tarik mo ganyan ah. So babalik na natin yung lock. Wala na. Sa Mio kasi ano eh. Parang alam yung ano. Walwal. Pero normal lang. So lilinisin na lang namin to. Ito yung masyadong gasan sa loob ah. Para hindi masira yung gasket. Hanginan mo na lang. Kasi ito linis, itong ano, linisin mo na lang. Nakapit na siya, lalagyan na lang natin siya ng gear oil. So sa gear oil, bahala na po kayo kung anong gusto nyo gamitin gear oil. So recommend ko lang JBT. Hindi to bayad mga boss ah. Hindi ako bayad ng JBT. So nagustuhan ko lang sa JBT. Maganda yung JBT talaga. So kung gumagamit ka naman ng Yamaha Loop, sa Yamaha ka bumili, huwag kang bumili sa tabi-tabi. Sa legit na Yamaha dealers, sa Yamaha na bilihan ng gear oil. So itong ML siya is 120 ml. Ubus to lahat mga boss. Kadalasan ng pagpalit ng gear oil, nasa 10 to 15. Depende, minsan maabot pa ng 20,000 mileage bago palitan. Gear oil, JBT. JBT, baka naman. Boss, at yun, binabalik na namin. Hindi na namin kukompleto yun yung video kung paano magbalik. At least nakita nyo po
kung paano at ano yung pakiramdam pagsira na yung bearing sa transmission, pagsira na yung bearing sa crank bearing, pagsira na yung bearing dun sa ehe ng mag sa likod. So, salamat mga boss sa panonood nyo. Again, window shop, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at saka mag-follow kayo sa aking Facebook page. At yung raffle natin mga boss ha, sa Friday kasi magpe-play yung video eh. Panoorin nyo po yung mechanics kung paano kayo makasali. Dalawang helmet from PBG Motoshop. Sa lahat ng gustong bumili ng helmet sa PBG Motoshop, 10% off. Again, sa lahat ng bibili ng helmet sa PBG Shop, Motoshop, 10% off. Sa CAA Las Piñas at saka sa Laguna Canlalay. Nandiyan yung link sa baba. Punta na lang po kayo. 10%. Ipakita nyo lang yung video. Then i-like nyo yung page ng PBG. Again, window shop. Salamat po. So, Pops, kapusta? Okay na. Tahimik na. Yung una? Kanina, pag nag-minor ka, parang may kumakanas kasi. Pag umiikot yung pulley mo eh. Ngayon. Tapos, pag umandar mo ngayon, parang pinong-pino na. Wala na yung kanas-kas dun sa pag-gilid. Thank you, Pops. Thank you.